Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Sa umaga pong ito, ating pong binabati ang ating mga kapatid na patuloy po na nakikisa dito po sa ating pinaglalaban. Laban sa mga politikong walang kakwenta-kwenta, mga politikong ang iniisip lamang yung kanilang mga sarili, laban sa mga politikong mga mukhang pera, na nawawala na ng prinsipyo o dignidad. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po nananalangin, maging sa ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa mga kapatid natin na mga bagong subscribers na nakikiisa po sa ating pinaglalaban para po sa kinabukasan ng ating inambayan. Sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapang muli, ito pong nangyayaring tila ba nakakatawa na nakakaasar na pinapasunod ni Tevez itong mga senator, lalong-lalo na to si Senator Bato de la Rosa. No, nahalata na po natin, marami na po mga kababayan natin na nakakahalata na para bang ginagawa na lang laro nitong mga senators na to itong nangyaring massacre. Kunyari, galit sila, lalong-lalo na ito si Abalos at itong si Remulia, no? Kumbaga parang estilo na lang nila yung simula na pangyayari na yon, na talagang sila ay nakikiramay, sila ay galit na galit, nagpadala pa nga sila ng isang katutak na sundalo, isang katutak na pulis, pero anong nangyari? Alam nyo, may nakarating po sa akin na balita na lahat po ng tao na yan na nahuli na ginamit ni Tevez sa pagmasaker sa ating mga kababayan, lahat po yan may kontrata, no? Kumbaga makulong man sila sa loob ng ilang taon, kahit 10 taon pa, yan po ay may kontrata, yan po ay bayad. Kumbaga kahit nakakulong sila, patuloy po yung sweldo nila, maging ang suporta na darating sa kanilang mga pamilya. Kaya po balakas yung loob ng mga yan. Ngayon po, ano nang mangyayari kay Tevez o sa pamilyang Tevez? Parang sa tingin po ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung mahigit sa 100 tao na nagbuwis ng buhay o pinapatay nitong mga Tevez dahil sa mga nakaupo ngayon. Kaya nga po, nagdadalawang isip ako ibigay itong blue book. Dahil, unang-una, siguro bago ko ibigay ito, tapusin ko muna ito. Baka mamaya, masagasaan o makita ako dito yung iba pang mga pangalan na nandiyan ngayon sa Senado. Nakakapanglumo po mga kapatid. Sa kabila ng lahat, parang drama na lang. Biro nyo, ngayon lang lumabas, kumbaga nakagawa ng paraan ito si Henry Tevez. Sabi niya, bago daw pumasok sa tawag nito ang sugar mill, itong mga tropa, may isang tropa daw, isang pulis daw na naglihis ng camera. Nakagawa na naman ng, ibig sabihin na naman may mali na naman yung mga pulis, lalabas na naman ito na aping-api ngayon. Makinig kayo mga kababayan, sa ginagawa pong ito ng mga Tevez, nasagad na ang kasamaan, sagad na ang kademonyohan ng pamilyang Tevez na to. Ano po ang dapat natin gawin? Marami na pong nagagalit ngayon. Marami na pong nagagalit. Unang-una, sabi nila,
Dahil sa pera, hindi kayang ipakulong ng ating gobyerno ang mga katulad ni Arnie Teves at ni Henry Teves. Dahil sa impluensya, dahil sa dami ng koneksyon, hindi maipakulong. Ha? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, di ba? Malaking triad po ang kinaaniban nito ni Arnie Teves. Kaya nakikita ko na po, pag ganun kalaki yung triad, lahat ng senator, walang magagawa. Siguro kaya walang magawa ito si Rapi Tulfo. Dahil alam niya, tagilid siya. Ano mang oras pwede siyang ipatumba. Kaya siguro yung mga senator dyan, nakatunog na. Na mahirap to. Ngayon, kayong lahat ng senator dyan, kung wala kayong magawa, at takot kayong mamatay, magsibaba na kayo. Ha? Ngayon, makinig ka, Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, sa totoo lang, kung bibigyan mo ako ng kapangyarihan, bibigyan mo ako ng mga tao, bibigyan mo ako ng pagkakataon na ako ang humuli diyan kay Arnie Teves. Ha? Matagal na, ang isang linggo, hawak ko na yan si Teves. Ha? Handa akong mamatay, handa akong pumatay, alang-alang sa kinabukasan ng aming bayan. No? Kaya ako po ginagawa to. Ang pinaglalaban ko po ay ang kinabukasan ng ating inambayan, kinabukasan ng mga kabataan. Nawawa sa akin nitong triad na walang ibang ginawa kundi magbenta ng droga, magpakalat ng iba't ibang uri ng sugal. Ngayon, Rapi Tulfo, ang kaya mo lang bang banggain yung maliliit na tao, yung mas mababa sa'yo, yun lang bang kaya mong banggain? Kung akong merong kapangyarihan ng katulad na nasa iyo, kahit senator lang, di baling maggera kaming lahat dyan sa Senado. Matira matimay. Gagawin ko ang lahat dahil yan ang sinumpaan ko. Ang maglingkod sa bayan ng buong puso, ng buong kaluluha na handang magbuhis ng buhay para sa ikakatahimik ng aking inang bayan na aking pinaglilingkuran. Ngayon mga kababayan, nakakalungkot po. Napakarami po ngayon nasa gobyerno na ginagamit lamang ang kanilang kapangyarihan para sa sarili nilang interes. Napakarami po mga tao ngayon na nasa gobyerno na ginagamit lamang ang kanilang kapangyarihan para magpayaman. Ginagamit lamang ang kanilang mga kapangyarihan para umabuso, magnakaw ng lupain na may lupain, magnakaw ng mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, makinig ka. Kung hindi kayang solusyonan na mahuli yan si Arnie Teves ng mga pulpul ng mga senator ngayon niya, bigyan mo ko ng authority, bigyan mo ko ng ilang tao, ako ang hahanap kay Teves. Ako ang huhulit at magbibigay ng ebidensya na higit pa dyan sa mga pinapakita. Alam niyo, sa totoo lang mga kawan, tipid po ang gobyerno ng mamaghayag, na maghayag ng mga ebidensya laban sa mga Teves. Alam ko, napakarami itong pwede nilang ilabas pero hindi nila nilalabas. Ewan ko kung bakit. Yan ang malaking katanungan. Ngayon, kapitulo ko, yung maliliit na tao lang ba ang kaya mong bigyan ng katarungan? Ha? Yung maliliit na tao lang ba o yung mas mababa lang sa'yo ang kaya mong labanan? Ngayon, makinig kayo, kayong lahat ng mga senator dyan. Kung hindi, ha? Kung hindi nyo kaya sa Arnie Teves at takot kayong mamatay dahil may kinaaniban siyang malaking triad, magsibaba na kayong lahat. Magsibaba na kayong lahat. Ha? Lahat kayo, magsibaba na. Puro kayo mga inutil. Ngayon, makinig kayo. Ginagawa niyong tanga ang mga taong bayan. Hearing online. Wala kayong pinagkaiba sa online sabong na naglalabanan sa pamamagitan ng television. Ngayon, kung mapatunayan ng court, napatunayan ninyo dyan sa Senado na may kasalanan nga ito, si Arnie Teves, paano nyo huwilihin? Sa pamamagitan din ng online? Kundi ba namang isaksakan ng mga tanga at mga bobo? Ha? Puro naman kayo may pinag-aralan pero hindi nyo ginagamit dahil sa sobrang kaduwagan ninyong mamatay.
takot pala kayong mamatay, takot pala kayong maambush katulad o mamasakir tulad ni Joel Ragay Digamo, ba't pa kayo nandiyan sa mga upuan ninyo ano? Para maghintay? Nang lagay kay Arte Teves, anak kayo ng Teves. Ngayon, galit kayong lahat sa akin. Dahil nagsasabi ako ang katotohanan. Oo, doon lang naman kayo magaling. Doon sa maliit na tao na kayang-kayang yung tirisin. Pero kay Arne Teves, ano kayo? Kayo, nagmumukha na kayong mga garapata. Nagmumukha na kayong mga kuto. Na anumang oras, pwedeng tirisin kay Arne Teves. Anak ng Teves kayo lahat. Ngayon, mga kababayan, kaya po ko nakikipaglaban na kahit wala man lang natatanggap na piso mula kanino man. Nagtitiis sa hirap, nagtitiis sa gutom, nagtitiis sa hindi magandang sitwasyon. Dahil po sa aking pag-ibig sa ating inang bayan, ginagawa ko po ito para marinig na mga tao na nandiyan na nakaluklok sa ating gobyerno ang nangyayaring kabulukan o maling sistema na nakikita natin dito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, patuloy niyo pong ipagdasal ang inyong lingkod na magkaroon ng tapang at lakas na may pagtanggol ko ang ating bansa laban sa mga politiko na nagpapayaman lamang, nagpapalaki lamang ng bayag o nagpapakapal ng bulsa sa kanilang mga upuan. Mga kababayan, ipagdasal niyo po dumating ang araw na hindi masayang ang ating pinaglalaban alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng bagong mga henerasyon na isisilang na sana mamulat sila sa napakagandang pamamaraan o magandang panggobyerno na hatid ng mga taong tunay na may pag-ibig sa ating inang bayan. Kaya nga po sabi ng ating mga kapatid, kaya daw dumadami ang NPA, mga nagre-rebelde sa gobyerno. Dahil maraming mga tao ngayon na nasa gobyerno na ang iniisip lamang ay ang kanilang sariling kapakanan at hindi ang kapakanan ng ating inang bayan. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong makiisa sa ating ipinaglalaban alang-alang po sa kinabukasan ng ating inang bayan. Muli po, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.